Magandang umaga mga paps, balik tayo sa aking munting channel, Mechanic Vlogs. Mga paps, ang isi-share ko sa inyong video o ipapakita ko sa inyong video ay kung paano magkabit ng ating cylinder head, yung ating cylinder head, tapos yung ating cylinder head gasket, tapos kung paano magkabit ng ating mga locker arm mga paps. So ayan, ang last upload ko, yung in-upload kong nakaraan ay pinakita ko po kung paano ko tinanggal yung cylinder na yan at tapos yung ating locker arm mga paps. So ngayon naman ang i-share ko sa inyo ay yung kung paano natin ikakabit, ibabalik itong ating cylinder head mga paps. So ayan yung ating cylinder head, malinis na yan, nalinis na natin yan, tapos yung ating block, ating piston, nalinis na natin yan. So bali install na lang natin yan mga paps. Ayan, malinis na yan. So, ang isisir ko sa inyo, unang step mga paps, ay kung paano natin ikakabit to mga paps, yung kanyang, ayan yung head. Kung mapapansin nyo mga paps, ayan, kung mapapansin nyo yan, ayan may tanso po. May tanso yan. Ayan mga paps. Yung ibang butas nyan mga paps, wala. Dito sa maliliit na butas, walang tanso yan. Ayan mga yan, wala pong tanso yan mga paps. Pati ito, wala rin tanso. So ito lang dito yung kanyang head bolt mga paps ang may tanso dyan. Tapos yan. Ito mga paps ang ano nyan. Itong tanso na to, mapapansin nyo yan, kakaiba, iisa lang yan, iisa lang siya na may tanso. So ang palatandaan yan mga paps, huwag na huwag kayong magkakamili dito. Ganitong F6 ang makina. Ayan po yung kanyang, kung magiging na yung butas na yan, ayan, yan po yung kanyang bomba ng langis. Ayan, wala pa ibang butas yan na maliit. Yan, yung paikot na yan, wala pong ibang butas yan. Kundi itong tanging nag-iisa lang. Kasi yan yung bomba niya ng langis nang papunta dito sa ating cylinder head. Siya ang magbibigay ng langis niyan para magkaroon ng bomba. Papunta dito sa ating mga rocker arm. Ayan yung mga butas na yan mga paps. Ayan. Yung mga butas na yan, dyan lalabas ngayon yan. Yung bomba ng langis. Ayan. Balik tayo dito mga paps sa ating cylinder head. Ayan po yung butas na yon. Ayan mga paps, yung isang butas na yan na maliit. Dito kailangan yan, tumapat sa tanso na yan. Ayan, kailangan po nakaganyan yan. Kasi bumba po yan para umakyat ang ating fuel. Ay ang ating oil papunta sa taas, papunta sa cylinder head. So ang pwede kasintindin si dyan mga paps, ang pwede mangyari dyan, pwede nyo mabaliktar yan. So ayan, binaliktad natin yung ating cylinder head. Ayan, parehas lang ang posisyon yan. Ang kaibahan nga lang yan mga paps, natabunan yung kanyang butas dito. So ayan yung butas. Binaliktad ko yan. So mali po yan mga paps. Mali po yan mga pagkabit na yan. Dapat po mga paps na kaganyan talaga. Ayan. Ganyan. Yung tanso na yan ang tatandaan nyo. Laging mayroong tanso yan pagdating sa ganitong cylinder head ng F6. Ayan yung butas niya. So, pwede ang tendency, pwede talaga mabaliktad yan. So, yan ang wag na wag nyong gagawin. Kasi, aandar nga siya. Kaso, ang problema, wala yung bomba. Papunta dito, mga paps, sa cylinder head. So, ayan, barado yan. So, ang kailangan talaga ng kaganyan. Ayan, mga paps, yan ang tamang kabit niya. So, yan ang isi-share ko sa inyo pagdating dito sa ating cylinder head. Kung paano magkabit. Kabit tayo ng shellac mga paps. Yan ang gagawin nating pandikit para dito sa ating block. Kailangan yan mga paps, ano siya, hindi masyadong marami, yung katamtaman lang, kasi pag marami nagkakalat din yan mga paps, nakakabara din sa mga sa ating mga water, sa dinadala ng mga tubig mga paps. Yung katamtama lang siya na paglalagay, lalo na yan sa bomba na yan mga paps. Ayan, wag nyong masyadong pupunan yan, wag nyong ano, kung maaaring iwalagan yung mga paps, kasi pag yan pag ating nilagay yung paghinigpitan pa yan, lalo pang kakalat yan mga paps. Yung katamtama lang yung paglagay.
Yan, kailangan din mga paps, itong mga tornilyo na yan, malinis yan. Kailangan walang nakaano dyan na tubig. Walang grasa sa loob. Kailangan malinis na malinis. Hanginan kailangan dyan para may labas yung dumi sa loob. Ganun lang mga paps. Tapos ang ating cylinder head. Ayan. Ulitin ko ulit mga paps. Ayan yung butas na yan. Ganyan ang posisyon yan. Ayan yung tanso na yan. Kailangan nandito yan. Ayan. So dahil wala siyang guide. Ayan mga paps. Dito yung butas. So ito yung tanso na yan. Ayan. So dahil wala siyang guide, ang gagawin natin ay maglalagay tayo nito. Didikit naman yan mga paps umiya. Tapos temporary lang yan para malagay natin ng shellac mga paps. Yan, ganun din yan. Katamtaman lang din ang paggabit, paglagay. Yan, ilagay nyo lang yung ano na yan. Kaya may tanso yan para hindi na kailangan lagyan ng marami ng shellac. Kaya may tanso yan para pumitpit yan. Para hindi makalusot yung ang ating langis dyan mga paps. Kaya may tanso yan. Huwag nyo lang damihan, katamtaman lang mga idol. Yung mga water gallery na yan, hindi ka natin kailangan punoyin yan. Yung katamtaman lang, yan ah. Ayan. Okay na yan. Kailangan yan mga paps, malinis na malinis yan yung ating head. Yan. Kailangan walang grasa yan, hindi basa mga paps. Yan ang ano natin. Kasi pag basa yan, hindi masyadong kakapit. Ay, sorry. Hindi kakapit ng maayos yung ating pandikit, yung ating shellac mga paps. Gamit tayo ng torque wrench. Tingnan tayo nga po ito mga paps. Yan. Maganda yung ganitong gumagamit tayo ng torque wrench mga paps para pantay-pantay yung ating higpit. Kasi ito makusang tutunog yan mga paps. Pag sa tamang torque na. Pag umabot siya ng kung saan mo siya siniting mga paps. Ang 40 hanggang doon lang pipitik yan. Yon. So hanggang dyan lang yan mga paps. Hindi na ano yan. Para pantay-pantay yung kanyang pagkakahigpit. Yon. Yan. Tapos dito tayo sa baba. Kailangan ang paghigpit mga paps. Paganyan. Yan dito. Tapos dito. Tapos paganyan. Tapos dito. Paganoon.
pa-ex mga paps ang higpit. Yon, yan. Hanggang dyan lang yan. Tapos hitting ulit natin ng yon. Oh, tapos nyan, pupunta tayo dito. Yon. Okay, tapos yan. 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 Tapos balik tayo dito sa dulo. Ang higpit sa akin dito mga paps, depende sa kaya ng cylinder head, ng cylinder head bolt. Kasi pwede mabalik din ito mga paps. Kanya-kanyang ano lang yan. Basta sa akin dito hanggang mga 80, ganun. Okay na sa akin yun. Hindi kaya 120, 100. So ayan, adjust ulit natin ng 60 mga paps. Yan. Yan, umpisa ulit tayo dito. Kabila naman. Yan. Yan. Malutong na yung kanyang lagatik. Ibig sabihin, mahigpit na yun. Mahigpit na ng mahigpit yan. Yan. Yan, naka-80 yan mga paps. Alin na 40. Yan. Yan. Okay. Tapos dito sa dulo. Yan. Hindi natin pwedeng higpitan na ng todo kasi malambot na siya. Pwede mangyari yan, mabalik mga paps. So hanggang dyan lang yan. Oo. Ayan mga paps, huwag niyong pilitin yan. Ayan ang tumunog. Pwede nang mabalik yan. Yon. Yon. Yung isa talaga hindi na pwede yon. Pwede mabali yon. Yon. Okay. Ano natin, double check. Yan. Ito yung kanina. Yon. Tumulog pa. Okay na yan. Lahat madodouble check paps para walang naiwan. Ayos sa yan, pantay-pantay lang yan. Okay, so ayan mga paps, kailangan i-align nyo muna itong ating mga rocker arm. Ayan mga paps, ayan yung rocker arm na yan. Ilagay nyo muna dyan yan sa kanyang sa barbula mga paps. Ayan, gaya nito isa. Ayan, nakakabit na yan. Ayan, pati itong isa mga paps. Ayan, kailangan nang halagay muna yan lahat. Ayan. Kasi lumalaglag yan mga paps eh. Ayan, tapos ganoon din itong isa. Ayan, tapos yung dulo. Ayan. So, ang akin dyan mga paps, ang ginagawa ko dyan para hindi siya malalaglag, ito, ikakabit, ilalagay ko to. Ayan. Ayan. Ayan, nakakabit dyan. So, ayan, okay naman siya. Ito, okay naman. Ito, medyo, ano siya, laglag konti. Ayan. Tapos yan. Tapos, ang ginagawa ko dyan mga paps, naglalagay muna ako ng isang tornilyo.
Ayan, number 3. Lalagay ko muna yan dyan, mga paps. Tapos ito muna, isang higpitan ko yan. Higpitan ko muna lahat yan. Itong isa lang, mga paps. Para lumapat muna siya. So, ayan. Higpitan ko muna yung isa na yan. Para lumapat muna siya. Kasi pag pinagsabay-sabay mo mga natin mga paps yan, lagyan kaagad ng mga cup. Pag mayroong malaglag yan na isa, magtatanggal na naman. Kasi hindi may papasok yan. Yan. Yan, laban na yan. Higpitan ko lang ng bahagi. Ayan mga paps. Yan. Tapos ayan mga paps, so nakakabit na yan. Ayan, kung makikita nyo sa camera mga paps, ayan, hindi papasok sa gitna yan. So ang ginagawa ko dyan, sinusumpit ko na lang yan mga paps. Ayan, okay yan, kapasok yan. So itong isa hindi, yon, ibig sabihin napasok yun sa gitna. Tapos ganun din itong isa mga paps. Yan, ito okay. Yung isa okay. So yan, saka natin lagyan natin lahat ng mga ano yan mga paps, ng ating mga cup. Ayan, at least isa lang nahigpitan nyo. Pag magkamali man kayo, hindi nyo na tatanggalin lahat, kundi isa lang pag may malaglag. Tapos ang ating rocker arm mga paps. Ayan mga paps, yung dalawa lagi yan mga paps, lagi nasa gitna yan mga paps. Ayan yung dalawa. Yan, yung isa dito. Yan. Kayang-kaya nyong gayahin ito mga paps. Simple-simple lang ang ano nito. Yan lang. Kailangan lang meron kayong allowance na matibay. Yung allowance na panghigpit. Yan. Ayan, wala, kahit wala pa sa timing yan mga paps. Okay lang yan. Kasi kakapit pa lang yan. Kasi ito. Ito yung tatandaan nyo mga paps. Ito. Malilito kayo dyan. Ito, lagi yan nandito sa side. Ito, lagi nandito. Itong washer mga paps. Makikita nyo naman dito yan. Yung groove. Ayan, nakaganyan. Yan. Tapos, ganun din itong isa. Ayan mga paps, yung kabila. Itong washer nandito lagi sa dulo. Nadulo lagi mga paps. Ayan, ito nandito rin sa dulo. So, yan. Yan. Ayan lang mga paps. Tapos kakabit natin itong ating mga paps. Ayan. Yan, gitna lagi yan. Yan. Yan kasi ang pinakalak niya mga paps dito sa ating mga tornilyo. Yan. Tapos yan mga pap. Yan. See? Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo mga paps na yung sa gilid. Yan. Ito, nandito lagi yan mga paps sa dulo. Yan, nagaganyan. Tapos yan. Yan. Tapos itong kabila. Dito naman sa kabila. Yan mga pap. Tapos ito mga paps. Yan, kailangan lalagyan natin na langis yan. Kaya dito na maglagay mga paps. Yan. 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 Para meron na siyang nakaabang na langis. Ayan mga paps. Number 4. So, ang guide lagi, lagi yan papunta doon sa harap ng sa drive side. Ayan mga paps, sa driver, lagi papunta yan doon. Ito number 4. So, andito tayo.
Yan, kailangan malinis. Ayan. So, ito, number 5 dito. Yan yung, ay, shit. Ayan yung araw papunta rin doon yan. Number 2. So, andito yan, mga paps. By number yan, hindi nyo maa, hindi kayo maliligaw dyan. Yung kanyang number 3. Yeah. Yan. Tapos number 1. Mga paps, may pit na yan. Ay, palapat na natin. So, ipata natin mga paps. Ito mga paps, ganito lang. Gagamit lang kayo ng extension mahaba. Tapos maliit, 8 ang size. Para hindi kayo mahirapan. Nakaganyan mga paps. Para mas mahigpit siya. Ayan, nakaganyan. So, ganyan lang. Oh. Hindi kayo mahirapan magpersa. Kasi mahaba na yan. Ayan, oh, ganyan. Naglalakasin ng kusa itong mga paps, itong Allen wrench na tornilya, yan. Hindi ka masyadong nahihirapan magigpit. Ayan na mga paps, tapos na tayo magkabit ng ating rocker arm. Tapos na tayo magkabit ng ating rocker arm mga paps, ayan, nakakabit na yan. Tapos yung ating camshaft, tapos yung ating cylinder head gasket, yung ating cylinder head, naikabit na natin yan. Ang aking ipapakitang video, maraming salamat sa nanonood sa aking mga vlog. Please like, share, and subscribe. Pag-click na rin ang aking notification bell para updated po kayo sa aking ipapakitang panibagong video. Maraming salamat po.